Hello, classmates. Samahan mo ako ngayon dahil balak kong pumunta ngayon ng Kalatagan, Batangas. Yes, guys. Inibitahan ako ng aking mabuting kaibigan na si Sir Don Biliesa na may-ari ng moto dahil nandun daw sila ngayon. Kaya, nag-decide ako na bago ako pumasok sa shop, ay pupunta muna tayo ng Kalatagan, Batangas upang ma-break-in pa natin lalo ang ating Mt09. Yes, sama kayo sa biyahe ko dahil magiging mas masaya ang biyahe na to kapag kasama kayong lahat na classmate ko. Pero dahil nandito na tayo sa video na to na nasa Kalatagan, Batangas ako, ay binabuti ko muna uminto dahil nakakaramdam ako ng jingling. Yes, guys. Yung jingling, yun yung bigla ka nilang hihinto at iihi ka sa isang magagandang puno. Ang tawag doon, call of nature. Yes, guys. Hindi bawal umihi sa isang lugar as long as hindi ito naiihihan na mas marami. Dapat kukunti lang. At after ng isang oras nating biyahe from Albadeo ang Kalatagan, Batangas, ay dumating na ako sa kanila. At maya-maya lang ay chinek na ni Sir Don ang aking motorsiklo at nakita niya nga na mukha nga akong may problema sa aking motorsiklo na hindi ko mapatakbo ng around 250 kilometers per hour. Yes, guys, 250 kilometers hours ang imagination ko. Imagination lang yon, hoy. Hindi ako tumatakbo ng ganun kabilis, guys. Yon, mga around, 100 miles per hour. Siyempre, may ko lang yung ganun kaklase ng papatakbo. Pero pangarap natin na makatakbo tayo ng ganun kabilis na hindi tayo nahihirapan o di tayo tako, aksidente. 200 kilometers per hour tapos wala aksidente. Hindi mangyayari yon, guys. Pero eme ko lang to, guys, ha. Huwag kayong mag-alala, video lang to. Back to video tayo kung saan ay tinatesting na ni Sir Don at ina-analyze na kung ano yung problema ng aking motorsiklo. Yes, sinacheck na muna ng visual bago nila tirahin. At ang sabi niya sa akin, Lex, tingin ko mas maganda yung video na ipalalabas natin kung malapit tayo sa dagat o mas malapit tayo sa tubig. Kaya lumipat kami sa kabila at yan na nga. Nilapag na si Sir Don ang aking Mt09 at piniper na ang mga kailangan at inikutan ko na. At kinakabahan na ako dahil baka silin ako ni Sir Don ng pagka-presyo-presyo. Pero dahil kaibigan ko Sir Don ay nakalibre tayo. Sa dulo ng video na to ay nakalibre tayo ng service kay Sir Don. Pasalamat tayo doon. Pero back to video, balik muna tayo. Yan na. Kinagalaw na ni Sir Don ang ating Mt09. Sinusukat niya na yung tinatawag na motorcycle level versus the motorcycle with rider. Yes, guys. Dalawa yung computation na nakita ko na ginawa nila dyan na kung saan ay tinetesting yung isang normal na suspension na walang adjustment o walang tao base doon sa may tao na. Yan. Kaya kung mapapansin nyo, inangat nila kayo yung motorcycle para tignan ngayon ang normal na play ng ating suspension. At after nila sukatin ang motorcycle ay pinasampa naman nila ako upang kunin yung computations ng motorcycle with the riders na may business. Yes, business man na check one, pinatesting nila. Charot lang. At after nun ay sinukatan na o in-adjust na ni Sir Don ang aking suspension sa harap. Yes, guys, ina-adjust na to sa pinakamatigas na portion dahil ang aking do suspension o ang stock ng Mt09 ay malambot dahil hindi ito tugma sa ating kultura o sa ating timpla ng nature sa atin dito sa Pilipinas. Kaya pinasampa nila uli ako para habulin na lang yung tinatawag na almost perfect na suspension patungkol sa ating timbang. Yes, guys. At yun, after nun, ay pinocompute na nila via numbers. O sinulat nila kanina yung lahat ng computation at pinag-uusapan nila kung ngayon kung paano ang pinakamabalapit na adjustment na ilalagay nila. From the point na doon sila sa harap, ay tinira naman nila yung sa likod. Dapat kasi mayroon ito tinatawag na blend. From front up to rear, dapat mag-balance o maganda yung timpla nun. Dapat halos tugma at hindi halos tarang tatalsik ang rider. Ganun ang computation ng suspension, guys. At after nito, ay in-explain na sa akin ni Sir Don ng kanilang computations base dun sa timbang ko. You know, 140 yung haba niya. By the time na umupo ka kanina, naging 86 na lang yung 140. So, ibig sabihin yung weight mo alone, 54 mm, 2 inches, mahigit, tapon sa basura. Hindi nagagamit. Oh, kasi inipit mo na siya eh. Sayang. Ay, oh, ngayon, sa likod, 548 yung distance nung point A ko tsaka yung point B dun sa swing arm. 548. By the time na umupo ka na, naging 500 na, so 39. Ang standard na sinusunod namin dito sa AV Moto is anywhere between 30 to 40 for street. 30 to 40. So labas. Ito, okay. Ayun, ang layo. Kaya ako nag-todo de indon para tumigas. Tigas. O, kaya lang, syempre, limited tayo kung ano lang yung kaya ng pyesa. Gano'ng katigas yung spring dito, gano'ng katigas yung spring doon. So, after several adjustments, ang kaya ng front na pinakamatigas na, hanggang 44 lang. Ideally, 30 to 40. Ah, okay. Wala na siyang ititigas, as in, nandun na tayo sa edge. Kaya yung sasabuha niya, sobrang lambot talaga niya. Mm-hmm. So, 44. Not too bad, kasi yung 44, 45, medyo road. Mm-hmm. Medyo nasa road setting din naman. Tapos sa likod,
hinabol ko na lang para medyo magkadikit sila. Sa likod, 42. Ginawa ko lang mas matigas ng konti para kasi bad boy eh. Accelerate mo, medyo mas laban. Pero 44 and 42, magkadikit na yon. So, in this setting, wala tayong pinapalitan. Balance yung motor. At after nila makuha yung computation ko, ay ginawa na nilang adjustment, yung adjustment na kailangan nila para ma-meet. Yes guys, yung una nilang ginawa ay visual, at ang second naman ay computation, at third is actual dun sa computation na dapat i-meet. Kaya so far, sa video na to ay satisfied na ako na nailabas na nila yung pinakamalapit na suspension na adjustment na para sa akin guys. Ang option kasi na sinabi niya sa akin ay pwede ako magpalit ng suspension sa likod na around 80,000 at hindi natin kayo. At sa front naman ay may solusyon dahil papalitan lang siya ng mas magandang langis dahil malagutok o nagkakaroon pangit na tunog ang front natin. Pero dahil wala tayong pera ngayon, ay hindi natin muna siya papagalaw. At satisfied naman ako sa kanilang adjustment. Yes guys, masatisfied ako sa kanilang adjustment. Kaya nag-video muna kami bago ako umuwi. Dahil meron din silang ginawang video pagkatapos namin dito dahil comedy tayo, di ba guys? Gumawa rin sila ng video at tayo yung naging guest nila sa video na yun guys. Dito ko nakita kung gaano kasarap mag-video ang mga professionals. Yes guys, yung mga professionals na nasa ilog. Ay, sorry. Nasa dagat pala guys. Yung mga professionals ay akala mo ay mga seryoso ay puro patatawanan pala in behind the camera. Yun kasi yung pinakamasarap guys. Akala mo ay puro seryoso ay merong comedy inside. Just like this. Tignan nyo kung gaano kakulit si Sir Don dyan sa kanyang pag-ligo. Sir Don! Papabala lang sa kanak. Uy! Oo nga eh. Nabalita ako kasi pupunta kayo sa Batangas. Hindi ko pwede palagpasin dyan. Problema ko sa Mt09. Nagpunta kami dito para mag-relax. Alam mo ba yon? Ang sarap-sarap nung langoy ko doon. Nanguhuli ako ng mga halaman dagat. Ay! Siguro mga sigay para sa sungka. Tsaka mga sea urchin. Nasa halaman dagat ako, may narinig akong malakas na boses. Ikaw pala yon. Baka pwede pa ako isingit sa lifestyle mo. Dahil nandito na tayo sa dagat, nandito kami para mag-relax. At nare-relax ako dahil nandito ka. At yun na guys, dito na matatapos ang ating video dahil tapos na ang video na to. Dahil scripted ang ginawa namin dahil late ang aming incoming sa aming video. Kaya thank you, goodbye!